Congratulations to our newlywed couple! Masiglang bungad ng host para simula ng selebrasyon. Makikita ang masaya ang lahat para sa bagong kasal. Ngunit habang nagkakasiyahan ang lahat, sa isang sulok ay nagsasali ng wine sa sariling baso si Kara. Takara, mariing bulong ng ina niya. Yes, walang pakialam na tugon nito. Bakit hindi ka pumunta doon? Makihalubilo ka kahit kaunti. Baka may makilala ka sa mga kaibigan ng groom. Panunulsol ng inang si Hilary. Kung gusto nila ako, lalapit sila, ma. Sagot ng dalaga at sosyal na uminom mula sa baso nito. Anak, hindi ko naman sinabing ikaw ang lumapit at mag-initiate. Ang akin lang, socialize, para naman makita nilang approachable ka. Baka natatakot lang silang lumapit, hindi ba? Ma, kung takot sila sa akin, then they're not man enough. Bakit ako makikipagrelasyon sa mga lalaking takot sa simpleng paglapit? Diretsahang sagot naman ni Kara. Well, maybe you're just too intimidating. Baka anak, kailangan mong ngumiti ng kaunti. Alam mo yun, attract. Hindi yung nananakot ka. Hindi matatakot ang lalaking kaya kong tapatan. Paano naman yung ibang lalaki na malay mo totoong nagmamahal sa'yo? Kahit hindi singyaman at singgaling mo, ay kaya ka naman mahalin ng tama, di ba? Magbabakasakaling sabi ng ina sa anak niya. There's no such thing. If it's lower than I am, then I'm not down for it. Period. Pinal na bigkas ng dalaga. Matagal na noong sinukuan ni Kara ang salitang pag-ibig. Ang tanging gusto niya sa buhay ay trabaho, habang ang depinisyon niya sa kasiyahan ay karangyaan at karangalan. Siya si Takara, ang maimpluwensyang babae na nagmamay-ari ng bilyong-bilyong ari-arian at nag-iisang eredera ng Fujikawa Corporation. Tumayo lamang ito para kumuha ng may inom at kahit sa paglakad nito ay litaw na litaw ang gandang Haponesa at Pilipina. Kara! Tawag ng pinsan niyang si Althea. Kamusta ka na? Lalo kang gumaganda! Bumeso ito kay Kara bago sinipat mula ulo hanggang paa. The usual. Maikling sagot ni Kara. How's life? May anak ka na ba? Bahagyang nalakasan ni Althea ang boses nito. Wala. Sagot nito habang nagsasalin si Kara ng wine sa baso niya. Alam mo, kakapangan ako lang. Awa ng Diyos, binigyan ako ng mapagpasensyang asawa na talagang nandyan sa buong pagbubuntis ko hanggang manganak ako. Kwento naman ni Althea at tila natahimik ang buong paligid at nakikinig sa susunod na usapan. Kasama mo ba ang boyfriend mo ngayon? Dagdag pa niya. Wala akong boyfriend. Tipid na sagot ni Kara. Manliligaw? Wala rin. Walang emosyon na sagot ni Kara. Gosh! Kailan ka ba mag-aasawa? You're nearly 30! You're 29! Sinaboy ni Kara ang wine sa baso niya kaya natigil ito. Oops! Nadulas. Sorry. Ani Kara habang hindi makapaniwala ang pinsan sa ginawa nito. Oh my God! Malakas na bulalas ni Althea. Anong ginawa mo? Ngunit tila walang nangyari at naglakad si Kara pabalik sa upuan. Kara! Tawag ng ina. Bakit mo naman ginawa yon? Malaking iskandalo na naman ang ginawa mo. Ngunit hindi sumagot si Kara. Tingnan mo ang ginawa mo. Pinagtitinginan ka ng mga tao. Halika na, umuwi na tayo. Nakakahiya ka? Naiinis na saad ng ina. Sure. Tumayo si Kara at kalmadong lumabas sa venue. Sa opisina ni Kara. Talaga bang nawalan ka na ng galang, ha? Pinakita mo lamang sa lahat ng tao doon na wala kang respeto at masamang ugali mo. Pagrereklamo ni Hilary. Gusto niya yon. Binigay ko lang sa kanyang gusto niya. Sagot ni Kara. Anong sinasabi mo? Naguguluhang tanong ng ina. Saan ba galing si Althea? Sa ibang bansa? Ilang hakbang lang ang layo niya sa bahay natin. Alam niyang wala akong anak. Kahit nobyo tapos magtatanong siya ng ganon. Gusto niyang ipangalandakan sa akin na mas magandang buhay niya kaysa sa akin. Pinapalabas niyang kawawa ako. Tingin mo hayaan ko siyang apak-apakan ako? Rason naman ni Kara. Kahit na!
Marami ang nandoon, nakikinig at nasaksihan ang ginawa mo. Hindi ka dapat nawawalan ng kontrol sa galit mo. Untag naman ni Hillary. Hindi naman ako nawawalan ng kontrol. Yun nga ang gusto niyong mangyari. Ang maging masama ako sa tingin ng mga tao at biktima na naman siya. At isa pa, ayaw ko din naman magtagal pa doon. Muling hinarap ni Kara ang mga papeles na dapat basahin. May punto rin naman si Althea kahit gusto ko niyang ipahiya. Malumanay na sambit ng ina. Bakit hindi mo subukang maghanap na anak? Gumimik ka! Makipag-date or dating app! Pwede rin, di ba? Kumunot ang noo ni Kara sa mga sinabi ng ina. Ayaw ko. Bakit hindi? Hindi ka naman mahihirapan sa paghahanap dahil maganda ka, matalino, mayaman, at higit sa lahat, mabait ka. Umasim ang mukha ni Kara sa salitang mabait. Ang gusto ko lang iparating, lumabas-labas ka rin naman anak. Enjoy and have fun. Hindi yung nandito ka lang sa office, nagtatrabaho na nagtatrabaho. Ano namang makukuha ko sa pakikipagrelasyon? Happiness! Mabilis sa sagot ng ina. Mama, masaya ako. Ito ang gusto at pinangarap ko. Dito ako masaya at ito ang buhay ko. Bakit hindi ninyo maintindihan na hindi para sa lahat ng babae ang pag-aasawa at panganganak? Hindi lahat ng babae ay gustong maging dekorasyon sa bahay. Gusto kong magtrabaho. Anak, iba pa rin yung may nagpapasaya sa'yo. May mag-aalaga sa'yo. At alam mo namang wala nang magtutuloy ng angka natin. Nag-iisang anak ang papa mo at wala na siya. Ikaw lang ang inaasahang magtutuloy ng apelido niya. Bakit hindi mo subukan? Baka lang magustuhan mo. Kung tagapagmana ang problema mo, Mama, may nakahanda na akong frozen egg. Kailangan na lang ng sperm donor kapag handa na akong mag-anak. Ma, planado ko na lahat. Pinlano ko ng buhay na gusto ko sa hinaharap. Walang nangyayari sa buhay ko na hindi ko pinlano. Hindi to dahil hindi ako pinalad o mapalad sa love life. Ito ang gusto ko. Hindi para sa akin pag-aasawa. At alam ko yun dahil sarili ko to. Kilala kong sarili ko at alam kong kapasidad ko. Sa puntong yon ay alam ni Hillary na walang makakapagpabago sa isip ng anak. Kung yan ang gusto mo, hindi kita mapipilit. Pagsuko ng ina. Matapos ang mahabang araw, ay umuwi si Kara sa bahay ng kaniyang ina. Nandito na ang paborito kong apo. Natigilan si Kara nang marinig ang tinig ng babae. Hanggang ngayon ay masipag ka pa rin magtrabaho. Sabi nito mula sa kiniupuan niya sa hardin. Lola, bumeso si Kara rito, ang lola niyang Haponesa. Magaling ito magtagalog dahil sa Pilipinas nagsimula ng pamilya at negosyo, ang mag-asawang Hapon na siya mga magulang ng ama niya. Nadalaw po kayo. May nakarating sa akin na balita. Naalala ni Kara ang nangyari kaninang umaga. Mabilis pala na nakarating sa iyong balita. Hindi nakaramdam ng takot ang dalaga. Nag-pull out ng share ang pamilya Acosta. Ani ng matanda. Agad kong pupunan ng walang share. Bigyan niyo ako ng isang linggo. Kampante ang sagot ng dalaga. Alam mong hindi ako nakikialam sa kahit anong ginagawa mo hanggat hindi ito nakakaapekto sa negosyo apo ko. Ngunit ang nangyari ay medyo malaki ang naging kapalit. Hindi ko na nagugustuhan ang mga usap-usapan tungkol sa'yo. Nababahira na nito ang kumpanyang pinaghirapan naming itayo ng lolo mo. Napayuko si Kara sa sinabi ng lola. Humihingi po ako ng paumanhin. Hindi ko na po ulitin. Maagap na tugon ni Kara. Narinig ko rin na wala kang planong mag-asawa. Halos mapamura si Kara sa dinagdag nito. Masyado nang mataas ang tingin mo sa sarili mo. Masyado nang malaking ulo mo dahil siguro sa mga tagumpay na nakuha mo sa murang edad. Nagbago ang tono ng matanda. Hindi ka muna magtatrabaho sa opisina. Lilipat ka sa rancho kung saan nagsisimula ang produkto natin. Para maranasan mo ang hirap ng mga mas mababa sa'yo. Tahimik lamang si Kara. Wala kang sasabihin? Tanong ng matanda. Wala po. Sagot ni Kara. Pinaalis siya nito ngunit dumiretso ito sa kwarto ng ina. Ma, bungad niya sa ina. May kailangan ka? Tanong ng ina. Masama ang tingin ni Kara sa kanya at pabagsak na umupo sa sofa.
Nagsumbong ka kay Lola. Ngumiti ang ina. Sinabi ko lamang ang totoo. Paano kung ganito? Papayag na ako makipag-date sa mga lalaking nahanap mo at kakausapin mo si Lola na huwag ituloy ang parusa sa akin. Alok ni Kara sa ina. Nagmana ka sa Lola mo. Alam mong hindi nababali ang desisyon niya gaya ng desisyon mo. Sagot ni Hillary. Sasamahan kita sa mga reunion mo. Makikihilubilo ko, makikipag-date, at gigimik gaya ng gusto mo. Susubok din ako sa dating app at magta-travel abroad. Sounds like a lovely plan, right? Totoo? Tanong ng ina. Oo naman. Maniniwala na sana ako sa'yo. Kaso anak kita, alam kong lulusot ka lamang ulit dahil nang gusto mong lusutan ang parusa ng mama. Yung tutuusin, hindi naman to parusa anak. Marami kang matututunan sa rancho. Mas maiintindihan mo ang negosyong pinamamahalaan mo. Mas makikita mo ang maaaring tugon sa mga problema ng negosyo. Dahil sa rancho naman talaga nagsimula ang lahat, hindi ba? Sagot ng ina. Pero marami akong dapat gawin sa office. May bagong product akong ilalabas. May mga pagbabago rin na nakalinya na dapat ipapatupad para sa kumpanya. Ang kumpanya ang tanging inaalala nito. Makakapaghintay ang mga yan. Ngunit matigas ang ulo ni Kara at hindi ito nakinig. Bago pa man ang araw ng pagpunta sa rancho, ay hindi na siya umuwi. Bella, nasa lang report na pinapagawa ko. Mali rin ang una mong pinasa. Ano ba? Hindi ba kayo marunong gumawa ng presentableng trabaho? Mainit ang ulo ni Kara dahil marami sa plano nito ang hindi umaayon sa gusto niya. Faith, ulitin mo yung design! Walang bago! Yung hindi pa nakikita ng mga tao. Kung hindi mo kaya, better say goodbye to your position. Ilang araw na itong mainit ang ulo dahil hindi rin nagagawa ng mga empleyado niya ang gusto niya. Hindi ganyan ang pagtrato ng empleyado, Takara. Marahas na napipikit si Kara nang marinig ang boses ng Lola. Nakikita kong humahaba na talagang sungay mo. Hindi ka na nakikinig sa akin. Lola, ano naman kasing gagawin ko doon? Nandito ang trabaho ko. Depensa ni Kara. To learn. Sagot ng matanda. I've learned enough to get this far. Nasa akin na lahat. Ano pang kailangan ko? Tuluyang nagalit ang lola niya sa sagot niya. Pupunta ka sa rancho ngayon o tatanggalin ko lahat ng mana mo, pati ang posisyon mo rito. Malamig na sabi ng matanda. Ngunit nakipagsukatan ng tinig si Kara. Hindi mo pwedeng gawin yan, Lola Hayami. At bakit hindi? Ako na ang namamalakad dito simula nang namatay si Papa. Sa isang dekada kong pagpapalago ng kumpanyang to, wala kang karapatan na tanggalan ako ng posisyon. Matapang na humakbang ang matanda palapit kay Kara. Kaya ko, at alam mo yan. At sa madaling sabi, ay walang nagawa si Kara. Ang laki na ng pinagbago ng rancho, Gregor. Una ng matanda. Matagal-tagal na rin po kayong hindi nakakabisita, Madam Haya. Habang si Kara naman ay tahimik na nakasunod sa kanila, papasok sa malaking mansyon. Kamusta naman ang lahat rito? Maayos naman po. Sagot ni Gregor na siyang tagapamahala ng rancho. Napabisita ako dahil gusto kong ipagkatiwala ang apo ko sa inyo rito. Gusto kong matutunan niya lahat ng ginagawa niyo rito. Dumiretso ng lakad si Kara sa taas ng bahay at hindi na nakinig pa sa pag-uusap ng mga matatanda. Kara! Mabilis na tawag ng lola nito. Bumaba ka ulit rito at magpakilala ka sa aking katiwala. Padabog naman na bumaba si Kara. Pagpasensyahan mo na. Masama ang loob niya dahil ayaw niyang manatili rito. Wala pong problema, madam. Maagap na sagot ni Gregor. Saglit na nagpakilala si Kara, ngunit hindi pa rin ito pinaalis. Narito ba si Kian? Tanong ng matanda. Nasa labas, madam. Inaayos ang hardin. Sagot ng katiwala. Halika't ipapakilala kita. Sumunod naman si Kara sa nagmamadaling lola niya. Kian, ako! Mabuti't nandito ka. Tamang-tama. Agad nang punas ng kamay ang binata at nagmano rito. Ang laki na ng pinagbago mo. Noon pat pati na naglalakad ka rito.
Ngayon, ang laki-laki na ng katawan mo. Puna ng matanda at mahina namang natawa ang lalaki. Oo nga po, ang tagal niyo pong hindi napadalaw. Sagot ng binata at si Kara ay nakarating lamang sa ibang parte ng hardin. Kumusta na po kayo? Okay naman. Eto, tumatanda na. Eto nga palang nag-iisa kong apo. Biglang pakilala nito. Nag-abot ng kamay si Kian. Kian nga pala. Pakilala nito. My name is Sakara. Nice meeting you. Hilaw nung umiti si Kara ngunit hindi nito tinanggap ang kamay ni Kian. Mainit ang ulo niyan, hayaan mo na. Maagap na sabi ni Haya. Umakyat ka na. Utos ng matanda kay Kara. Hihingi sana ako ng pabor sa'yo, iho. Iiwan ko rito ang apo ko at kailangan niya ng tutulong para matutunan ang lahat dito. Kailangan niya rin ng gabay mo rito. Maaasahan ba kita? Muling humarap si Kara sa kanila. Hindi ko kailangan ng tulong, Lola. Bakit ako gagabay na mas bata sa akin? Reklamo nito. Kung para sa'yo, mas alam niya mga bagay-bagay rito. I can manage alone. Bumuntong hininga ang matanda at bumaling kay Kian. Medyo mahirap siyang pasunurin. Aniya at tumaas ang kilay ni Kara. Makakaasa po kayo. Sagot ng binata at lalong nainis si Kara. Kinabukasan ay pag-alis ng lola ni Kara. Hindi ito bumaba ng kwarto para magpaalam o kahit panoorin itong umalis. Hindi ito bumangon at natulog lamang kahit mataas na ang araw. Pagsapit ng tanghali ay nagutom ito kaya siya bumaba. Mang Gregor? Tawag niya sa katiwala. Manang Rosa? Ngunit walang tao ang buong bahay. Naghanap ito ng makakain sa ref, ngunit walang makakain ang nandoon. Ho! Ah! Napasigaw sa gulat si Kara. Malakas na natawa si Kian sa mukha ng dalaga. That's immature. Sambit ni Kara, saka humupa ang tawa ng binata. Gutom ka na, no? Tanong ni Kian sa kanya. Yes. Bakit hindi ka magluto? Panghahamo na tanong ni Kian. We used to have a chef at home. Sagot niya. Ibig sabihin hindi ka marunong. Yeah, because hindi ka marunong magluto. Pinutol nito ang sinasabi ni Kara, kaya masama siya nitong tiningnan. Kaya tawagin mo si Manang Rosa para ipagluto ko. Pag-iiba ni Kara ng usapan. Pinauwi sila ng lola mo. Dapat mo raw matutunan na ikaw lang mag-isa. Ano? Sino magluluto kung ganun? Hindi makapaniwalang sabi ni Kara. Marunong ako magluto. Sabi ni Kian, ngunit iba ang ngiti nito. No thanks. Sige, bahala ka magutom. Sabi ni Kian at akma itong aalis. Ilang hakbang ay muling humarap si Kian. Hindi mo ako pipigilan? Hindi na magbabagong isip mo? Sige, ipagluto mo ako. Sabi ni Kara, kaya bumalik si Kian papalapit sa kanya na may malapad ng ngiti. Ngayon, alam mo na kung bakit mo kailangan ng tulong ng mas bata sa'yo. Tila inapakan ng ego ni Kara sa sinabi ni Kian. Gusto mong ipagluto kita? Sabihin mo, please. Walang sino man ang sumubok sa pasensya ni Kara ng ganoon. Padabog na umakyat si Kara sa kwarto niya. Hindi sanay si Kara sa ganoong pakiramdam ang maging mas mababa kumpara sa iba. Naiyak na lamang ito sa galit sa loob ng kwarto niya. Lumipas ang buong gabi at hindi bumaba si Kara. Ngunit matigas rin si Kian sa kanya. Alas 6 ng umaga ay bumaba si Kara. Sakto namang nagkakapi si Kian sa kusina. Gutom ka na? Walang tugon ng dalaga at masama lamang ang tingin nito kay Kian. Umupo ka. Utos ni Kian sa kanya, ngunit tumalikod ulit si Kara para umalis. Umupo ka kung ayaw mong mas tumagal rito. Pabagsak na umupo si Kara. Una, ibinilin ka sa akin ng lola mo. At nakausap ko rin ng mama mo na tuturuan ka sa lahat ng trabaho rito. Sabi nito habang naghahanda ng makakain. Pangalawa, kapag hindi mo ako sinunod, ay matatagalan ng pag-alis mo rito. Napakuyom ang kamao ni Kara sa narinig. Pangatlo,
Hindi pa pwedeng humawak ng pera at gadget. Hindi makaya ni Kara ang mapang-insultong kondisyon na binili ng mama at lola niya. Sure, in one condition. Mabilis na tugon ni Kara. Ano yun? Tawagan mo si mama at kakausapin ko siya. May sasabihin lang ako. Isang tawag lang. Kalmado ang boses ni Kara, ngunit kumukulo ang dugo niya sa loob at kaunti na lamang ay sasabog na siya. Sige. Hindi naman yun ipinagkait ni Kian sa kanya. Anak ko? Sabi ng ina sa kabilang linya. Huwag mo akong tawaging anak. Pumunta ako rito dahil akala ko tuturuan ako papaano pamahalaan ang negosyo mula rito. Hindi ko inaasahang ipapamukha sa akin rito na mababa ako kumpara sa isang lalaking hindi ko kilala. Hindi ako makapaniwala na ganitong parusang ginawa sa akin. Etong tandaan mo, mama. Wala akong pinapalampas na pangaapak. You will never ever see me again after this. Mahina man ang boses ni Kara, ay madiin ito. Hindi siya isang CEO kung hindi siya marunong mangbanta. Hindi siya isang successful na lady CEO kung mahina siya. Binalik niya ang cellphone kay Kian at kitang-kita ang pagtaas-baba ng dibdib niya. At kung akala mo mapapasunod mo ko, nagkakamali ka. Muling tumayo si Kara at lumabas ng bahay. Kian? Kian, iho? Nandyan ka pa ba? Tanong ng ginang mula sa telepono. Po, opo. Mabilis sa sagot ni Kian. Iho, hindi ko ba nasabi sa'yo na pinakaayaw niya ang pinaparamdam sa kanya na mas mababa siya kumpara sa kahit kanino? May nasabi ka ba? Mas lalong hindi makikinig yan kapag pinipiga. Do not make her feel disrespected. Hindi niya gusto yon. Hindi ko rin siya masisisi dahil iyon ang tinuro sa kanya ng ama niya. Ang sabi ko lang, tulungan mo siya. Alalayan mo siya dyan dahil mahihirapan siya. Don't try to boss around. Hindi mo gusto makalaban ng anak ko. She's not a CEO for a decade of the influential company for nothing. Medyo napangiwi si Kian sa narinig niya. Medyo may nasabi ho akong rules. Mahinang sagot ni Kian. Huwag mo lang paghigpitan. Responsible naman yung anak ko. Hindi rin yan pabaya sa trabaho. Magalang rin yan kung hindi lamang sila nagsagutan ni Mama rito ay maayos ang pakikitungo ng anak ko. Lumalabas lamang ang sungay niyan kapag sinasabihan na parang tauhan. Ayaw niya ng ganon. Mag-ingat ka rin sa kanya. Masakit siya magsalita. Napakamot na lamang sa ulo ang lalaki. Lumabas naman si Manong Gregor na kinuntsaba ni Kia na magtago. Ika nga iho, hindi nalalatigo ang lobo. Pinapaamo. Sinabihan kitang huwag sukatin dahil nag-iisang anak ng maimpluwensyang pamilya. Hindi ka nakinig. Nagsisi si Kian sa ginawa niya. Akala niya ay ganoong paraan ng pagdedisiplina ang tinutukoy ng lola ni Kara. Hanapin mo, baka mapano yun. Utos ni Mang Gregor, kaya lumabas naman si Kian. Halos malibot nito ang buong rancho nang marinig niyang may hinang pag-iyak. Nahanap niya ito sa likod ng puno, nakaupo at yakap-yakap ang tuhod. Kakara, mahinang banggit ni Kian. I'm sorry. Masama ang tingin ni Kara sa kanya. Alam kong lumagpas ako. I'm sorry. Leave! Sigaw ni Kara. Tara na, uwi na tayo. Hindi ka pa kumakain simula kahapon. Lumapit si Kian sa kanya at lalo siyang nagsisi sa kinawa niya. Pulang-pula ang mga mata nito at sinisipon pa. Lalong lumabo ang posibilidad na makinig ito sa kanya. Sabi ko umalis ka! Hindi ka ba nakakaintindi ng English? Matalim na sabi ng babae. Humakbang papalapit si Kian at tumayo ito para umalis. Ngunit bigla itong nawala ng balanse kaya maagap siyang sinalo ni Kian. Kara! Kara! Anas ni Kian, ngunit nawalan ito ng malay. Mabilis niyang binalik sa mansyon ng dalaga. Manang Rosa! Tawag niya rito. Nabahala ang lahat sa pangyayari at napatawag sila ng doktor mula sa bayan. Mabuti at mabilis itong dumating. Hindi ba siya kumain ngayong umaga? Tanong ng doktor. Kahapon pa pong hindi. Sagot ni Kian. Unti-unti munang pagpapakain sa kanya. Huwag biglain. At siguraduhin may sabaw. Bigyan din siya ng mga prutas. Bili ng doktor at siniguro muna nito, nagising na ito bago umalis. Hinahanda pa ni Manang Rosa ang lugaw
kaya si Kian ang naiwan magbantay. Sorry, Takara. Sabi ni Kian, ngunit hindi ito tiningnan ni Kara. Uy, ito naman ang bilis magtampo. Close ba tayo? Lumabas ka! Nagpapahinga yung tao. Wala pa rin sa mood si Kara. Apo, eto na ang pagkain mo. Pasensya ka na at wala ako kahapon. Nagka-problema sa bahay kaya napauwi ako nung wala sa oras. Tiwala rin akong ipagluluto kanila rito. Pasensya talaga. Matalim na bumaling si Kara kay Kian at nag-peace sign lamang ito. Ayos lang po. Sagot ni Kara. Sa wakas ay nakakain rin si Kara. Matapos itong uminom ng tubig ay bumalik si Kian. Bukas ay sa taniman tayo ng palay. Okay lang ba? Kumunot ang noo ni Kara. No, punan mong schedule ko ngayong alas tres. Nagulat si Kian sa sagot nito dahil akala niya magre-reklamo ito. Magpahinga ka muna. Gawin mo na lang. Sige. Hindi na pumalag si Kian. Mag-harvest na lang ng kakao mamayang hapon. Nagpahinga ng kaunti si Kara at naghanda na rin para sa gagawin niya. Maglalakad lang tayo. Ayos lang? Hindi ito sumagot kaya nagsimula lamang lumakad si Kian. Gusto mong pahinga muna? Naririnig na nito ang paghangos ni Kara ngunit nilagpasan lamang siya nito. Sa kanan. Aniya. Dito ang mga puno ng kakao. Doon naman sa kabila ay mga bagong tinatanim. Sa tuktok ng bundok na to, nandoon ang lugar para sa pagbibilad ng mga buto na ginagawang tsokolate. Kahit anong sabihin ni Kian ay hindi pa rin siya nito pinapansin. Magandang araw po. Bati ni Kara sa mga nadatnan nilang mga tauhan. Madam Kara, ikaw pala! Nasaktan si Kian na maayos naman ang pakikitungo nito sa iba. Kara na lang po. Nag-alok pa si Kara ng kamay para makipagkamay. Herman po! Sagot ng isa. Eto si Rico, si Gary at Eman. Pakilala niya sa ibang kasama. Magandang araw po. Bati niya sa iba. Kamusta po kayo rito? Tanong ni Kara habang si Kian ay nagbukas ng bottled water at inabot kay Kara. Tinanggap naman niya ito. Maayos naman po. Umupo si Kara sa tabi nito. Sa mga kakao, wala namang epekto matinding init ngayon? May kaunting namamatay kaya mas dinidiligan na namin. Dati naman kahit hindi diligan, ulan lang ay kaya ng mga kakao. Pero ngayon kailangan na ng dilig. Tumango si Kara. Hindi naman bumababa ang na-harvest? Hindi naman po. Naglilinis na rin kami sa katapeng lugar para taniman ng bago. Marami pa itong tinanong hanggang nagpaturo na itong mag-harvest. Pitasin lang po ng ganito, ma'am. Pinakita ni Herman kung paano gamitin ang itak niya. Sige po. Sumubok rin si Kara. Iyong abot lang niya. Iyong sa matataas na parte, naakit na namin. Nakita ni Kara na umakyat yung iba. Gusto ko rin umakyat. Bigkas ni Kara. Hindi na kailangan. Importante, alam mo yung proseso. Sabat ni Kian, ngunit walang pinakinggan si Kara. Nagdala ito ng itak at umakyat nga. Hindi ka talaga marunong makinig, no? Naiinis na sabi ni Kian habang nakatingala sa kanya. Ma'am, isang kamay lang pong hawak sa itak. Kinakabahan silang dalawa ni Kian sa baba habang nakatingin sa kanya. Mabilis na umalalay si Kian pagbaba nito. Seasonal po ba ang pamumungan nito? Kung hinahayaan lang ay seasonal po. Pero kung mataba ang lupa at sapat naman ang nutrisyon na nakukuha nito sa lupa, ay tuloy-tuloy ang pamumungan nito. Sagot ni Herman. Ako ba? Kailan mo ako papansinin? Lumipat lamang si Kara sa ibang lugar. Galit yata sa'yo, sir. Sabi ni Herman. Kahapon pa galit yan. Medyo ginalit ko rin kasi. Hindi pa ako pinapansin hanggang ngayon. Binantayan lamang ni Kian si Kara na magmasid sa buong lugar. Tila sinusukat rin ito ang distansya ng bawat puno. Ito po ang loob ng kakao. Pinakita naman ni Herman ang loob ng kakao at tumulong si Kara na ilatag ang mga buto sa pagtutuyuan nito. Biglang may inabot si Kian sa kanya, isang bukas na kakao. Tikman mo. Masaya siya nitong tiningnan. Matamis po yan, ma'am.
Mabilis naman nang umiti si Kara noong nagsalita si Herman. Nakakain pala to? Opo, pero katas lang. Huwag niyo pong uyain dahil mapait ang buto niyan. Kumuha si Kara ng isa at tinikman ito. Napatango ito sa sarap. Okay pala to, sabi niya at kumuha ng isa pa. Natapos ang araw ay hindi siya nito kinakausap. Tara na, gagabihin na tayo. Walang imik na sumunod si Kara, ngunit medyo nahirapan siya sa pagbaba. Inalok siya ni Kia ng kamay para humawak siya, pero hindi niya tinanggap. Ewan ko sa'yo, bulong ni Kian. Ah! Mabilis na kumilos si Kian para masalo ito. Sabi na, hindi nakikinig eh. Hindi na siya binitawan ni Kian. Mabuti na lang nakatingin ako. Kung hindi, sa baba ka talaga pupulutin. Sumakay ka na lang sa likod ko. Ayaw ko, sagot niya, kaya inilalayan na lamang siya nito. Pahinga ka muna, sabi ni Kian at inabutan niya ito ng tubig. Hindi naman tumanggi si Kara at uminom. Kumuha si Kian ng panyo at pinunasan ang liig at noo niya, kaya napatingin si Kara sa kanya. Sumakay ka na lang kasi sa likod ko, para mabilis tayo makauwi. Alam kong masakit na yung paa mo. Halika na. Tumalikod si Kian sa kanya. Tara na, please lang. Umakyat si Kara sa likod niya at nakahinga si Kian ng maluwag. Ma-pride pa kasi. Ayan, nahihirapan tuloy. Kinurot siya nito sa balikat dahil sa inis. Aray! Kasalanan ko pa? Kasalanan ko pang kupal ka? Puro ka reklamo. Wala ka nang sinabing matino talaga. Kaya ka nakakainis. Sobrang immature mo. Ako ba immature sa lagay na to? Tumahimik ka na nga. You're too talkative for a man. Talkative? Ihulog kita dyan eh. Tahimik naman silang dumating sa bahay at walang sali-salita ay umakyat sa kwarto si Kara. Kinagabihan ay nagdala ng pagkain si Kian sa kwarto ni Kara. Pagbukas ni Kara ng pinto ay malapad na ngiti ni Kian ang nakita niya. Bati na tayo? Pinakita nito ang dalang pagkain. Excuse me? Mataray na tugon ni Kara. Tabi nga, dadaan ako. At napaatras na lamang si Kara dahil pumasok na ito. Ano naman yung pakulo mo? Bati na kasi tayo. Hirap naman suyuin. Tumaas ang kilay ni Kara sa sinabi nito at umupo sa kama. Nagsusorry ka sa lagay na yan? Sige na kasi. Gusto mo subuan kita? Napairap si Kara ngunit saglit itong napaisip. Gusto mong patawarin kita? Tanong ni Kara. Kaya nga nagsusorry, diba? Pahiramin mo ako ng laptop. Bawal ka nga humawak ng gadgets, sagot ni Kian. Ngayon lang naman, rason ni Kara. Ayaw mo? Sige, pero dun ka lang gumamit sa kwarto ko, sagot niya. Bakit hindi mo dalhin dito? Nakabantay si Mang Gregor. Kahit hindi halata, ay nakamasid yan. Kaya napaisip si Kara. Hindi kaya suspicious kung pupunta ako doon? Hindi naman tayo sabay pupunta doon. Maya-maya, kakato ka sa akin. Kunwaring may kailangan ka. Ganun. Okay, it's a deal then. Kumain ka na, sabi nito bago lumabas. Naghintay si Kara ng ilang oras bago pumunta sa kwarto nito. Manang Rosa? Tawag niya sa katiwala. Ma'am? Si Kian po? Tanong niya. Nasa kwarto niya po yata. Tawagin ko po ba? Hindi na. Saan ang kwarto niya? Humanda talaga yun sa akin. Kahapon niya pa sinusukat ang pasensya ko. Doon po. Nagdadalawang isip ng sagot ng matanda. Salamat po. Mabilis siyang nagtungo sa kwarto nito. Malakas itong kumatok at mabilis namang nagbukas ng pinto si Kian. Hindi inaasahan ni Kian ang malakas na sampal sa mukha niya. Aray! Pumasok si Kara at sinaradong pinto. Ba't ka nanampal? Part sa acting yon. Isa pa, bakit ka may kwarto sa bahay ko? Ano ba trabaho mo dito? Tanong ni Kara dito. Hardinero. Sagot niya at tinuro ang laptop. Kaya mabilis na lumapit si Kara doon. Hardinerong may laptop? Bawal ba magka-laptop ang hardinero? Reklamo ni Kian.
Anyway, are you in college? Tanong ni Kara habang kinakalikot ang laptop. Hindi na. Sagot ni Kian. How old are you? 24. Ayaw mo bumalik sa college? I might fund your college fully, including allowances, if you're a little nice to me. Alok ni Kara sa kanya at ngumiti lamang si Kian at umiling. You sure? Paninigurado ni Kara. Ikaw bahala. My offer will still be on kung hindi mo na ko aasarin. Dagdag niya. Mabilis ang pagtatype ni Kara sa laptop habang nakatingin siya kay Kian. Hindi ka pwedeng magtagal dito. Baka iba isipin nila sa labas. Paalala nito sa kanya. As if papatalo ko sa mas bata. Nawala ang ngiti ni Kian sa sinabi nito. Hindi na lamang ito nagsalita, ngunit napaisip siya sa sinabi nito. Bakit hindi? Tanong nito sa sarili niya. Okay, done. Thank you very much. Sagot niya at diretsyong lumabas sa kwarto. Kinabukasan, araw ng pagtatanim ng palay. Good morning, Manang Rosa. Bati ni Kara sa matanda habang nagluluto ito. Nakabihis na si Kara para sa trabaho niya sa rancho. Apo, napaaga yata ang gising mo ngayon. Hindi naman talaga ako matagal gumising. Sagot ni Kara at nagtimpla ng sariling kape. Si Kian. Hindi pa yata gising apo. Akala ko may trabaho siyang ipapagawa ngayon. Aniya, dumating naman ang kakagising lang na binata. Anong oras na? Tanong ni Kara sa kanya. Malay ko. Sagot ni Kian at nagtimpla rin ng kape. Hindi ka pa nakaligo? Akala ko may trabaho tayo ngayon. Reklamo ni Kara. Meron nga. Oh, tanong niya. Maaga ka lang masyado. Wala namang late sa taniman. Sagot ni Kian. Hindi ba maaga ang pagsimula ng trabaho? Nagtatakang tanong ni Kara. Sinasabi mo bang tamad ako? Hindi tamad tawag doon. Hindi lang early bird. Buti nga maaga akong gumising ngayon. Sabi ni Kian. Malapit na mag-alas 7. Eto na. Atat ka masyado. Nay, pakihanda na pong pagkain ko. Yumakap ito sa matanda at humalik sa pisngi. Sige apo. Sagot ng matanda. Sa taniman ng palay? Doon sa isang lugar pinapatubo ang mga seedlings. Saka kinukuha ulit bago itanim sa mga palayan. May mga nagsisimula ng magtanim habang may nangunguha ng seedlings mula sa pinagpatubuan nito. Gusto mo subukan? Tanong ni Kian. Sige, yumuko si Kara para tanggalin ang boots niya. Ako na. Inunahan na siya ni Kian. Maingat nitong tinanggal ang boots niya. Tinaas niya rin ang pantalon nito hanggang tuhod. Nakaalala rin siya sa pagbaba ni Kara sa putikan. Dahan-dahan lang. Sobrang lapot pala nito. Una ni Kara. Kailangan, ganito ang consistency ng lupa kapag tinatanim ang palay. Mas mabuti nga kung mas marami pang tubig kaysa nito. Sagot ni Kian at inabutan siya ng mga itatanim na palay. Tinuruan siya nito magtanim hanggang sa sumakit ang likod nito. Merienda muna, mga apo! Tawag ni Manang Rosa sa kanila. Nagdala rin ito ng merienda para sa lahat ng trabahador. Ano yan, Nay? Tanong ni Kian habang inaalalayan si Kara umakyat pabalik sa damuhan. Turon, apo! Solid ka talaga, Nay! Sabi ni Kian. Dito ang banlawan. At sumunod naman si Kara sa kanya. Ito ang naghugas ng paa ng dalaga at pati kamay. Ano yung turon? Mahinang tanong ni Kara. Saging na saba na may wrapper, tas pinrito. Explain ni Kian. Tahimik na nagmasid si Kara bago kumain. Nasarap pa naman siya dito ngunit tahimik lang. Nay, pag ikaw talaga gumawa, mas masarap. Maingay si Kian buong merienda. Ang daming sinasabi. Kukunin sana ni Karang isang bottle water para sa kanya, lang biglang kunin ito ni Kian at itinaas. Anong ginagawa mo? Abutin mo. Sabi nito na may nakakalokong ngiti. Hindi ako isip bata para sumali sa mga laro mo, Kian. Sagot ni Kara sa kanya. Mas bata ako, mas maliit ka naman. Male hormone mo lang yan. Depensa ni Kara.
Yumuko si Kian at bumulong malapit sa tenga niya. Anong tawag mo kay Manggado? May female hormone? Napangiti si Kara sa sinabi nito. Ang sama mo! Ngunit malakas na tumawa si Kian, kaya natawa na rin si Kara. Pinagbukas na lamang ni Kian ng tubig si Kara. Kinagabihan ay sabay silang apat na naghapunan sa bahay. Kian, samahan mo ako sa bayan mamaya. Biglang sabi ni Kara habang kumakain sila. Ayoko, gabi na. Mabilis na sagot ni Kian. OA, gusto ko lang makita ang market dito. Bukas na. Gusto ko ngayon eh. Magpaalam ka kay nanay oh. Turo ni Kian kay Manang Rosa. Pwede ba akong gumala sa bayan ngayon? Sasamahan naman ako ni Kian. Tumingin ito kay Mang Gregor. Mang Gregor, saglit lang kami. Sige po, ma'am. See? Ikaw lang ang OA. Payag naman sila. Panunumbat nito. Maingat lang ako. Paano kung sumpungin ka doon? E di nahirapan akong hanapin ka sa bayan. Masama siyang tiningnan ni Kara. Depende naman sa iyon. Kung hindi mo sinusukat ang pasensya ko, matiwasay naman ang buhay mo. Matalim na umirap si Kara kay Kian. Sa bayan? Hintayin mo lang ako dito. Utos ni Kara sa kanya, pagbaba niya ng motor. Samahan na kita. Mabilis sa sumunod si Kian sa kanya. Uy, anong gagawin mo dyan? Nakita ni Kian na papunta sila sa remittance. Tumahimik ka na lang, sagot ni Kara. Hindi nakaimik si Kian nang makitang makapal na pera ang tinanggap nito. Anong gagawin mo dyan? Nagtatakang tanong ni Kian. Huwag kang tanong ng tanong, saka huwag kang mag-alala, hindi naman ako tatakas. Sabi ni Kara at bumalik sila sa bahay. Kinabukasan ay nagpahatid ulit si Kara sa bayan. Hello po, bati ni Kara sa mayor. Kahit nagtataka ay nakasunod lamang si Kian sa kanya. Magandang araw po, mayor. Magandang araw rin po, sagot ng mayor. Kara po, pakilala nito sa sarili niya. Ah, Raymond po. Nagpalitan sila ng kamustahan matapos noon hanggang nagtanong si Kara. Anong barangay po ang pinakamahirap sa nasasakupan niyo? Tanong ni Kara. Barangay Kawasan po. Pwede ba akong bumisita doon? Tanong ni Kara. Pwedeng pwede po. Hindi inakala ni Kian na mamimigay pala ng tulong si Kara sa mahirap na barangay. Nagbigay ito ng mga pangkonsumo at konting pera. Higit sa lahat ay hindi ito nagpakilala na siya ang nagbigay. Matapos bumisita sa barangay, nagpahinga sila saglit sa isang street food stall. Alam ba ng lola mo yun? Tanong ni Kian at umiling si Kara habang umunguya ng kwek-kwek. Hindi niya kailangan malaman, pero ko naman yun. Sagot ng dalaga. Bakit bigla ka namigay ngayon? Once a month ko ginagawa yun. Sagot ni Kara at ikinagulat ng pinata. Mabait ka naman pala. Aniya at napairap si Kara. Ikaw lang naman ang aaway sa akin. Ngunit walang natanggap na rest back si Kara. Lumingon nito sa binata at nakatitig pala ito sa kanya. Ano? Wala lang. Masaya lang akong may nalalaman akong bago tungkol sa'yo. Mahinang natawa si Kara sa sagot nito. Believe it or not, gusto kong maging philanthropist simula noon pa. Nakapagsimula na rin ako. Ngayon, may lugar akong dinedevelop. Pinapakabitan ko ng kuryente saka water supply ang lugar nila. Ngayon ay goal ko magkaroon sila ng pagkakakitaan doon. Like something about tourist attraction para marami silang customer kung magtitinda sila. Siguro a big flower garden and a camping site. Tahimik na nakikinig si Kian sa sinasabi nito. Gusto mong tumulong? Aniya, tumango naman si Kara. Nakangiti ito habang nakatingin sa mga batang naglalarong malapit sa kanila habang palubog na ang araw. So people get to have a better life as I did. Biglang lumingon si Kara sa kanya. Gusto mo mag-aral ulit? Seryoso ko. I have scholars. Hindi ka naman mag-iisa. Ano bang gusto mong program? Kahit anong gusto mong field, okay lang. Alok ni Kara sa kanya. Graduate na ako. Saka scholar ako ng lola mo. Sagot ni Kian. Sabi ni, anong field? Engineering ka, no? Tapos, agriculture inclined.
Nagdududa ako sa'yo matagal na kasi hindi ka naman trabahador sa bahay. Bakit nandun ka pa? You should explore. Napadalaw lang ako. Mabilis na kumunot ang noo ni Kara. Ibig sabihin may trabaho ka talaga tapos humingi lang ng pabor si Lola? Nako, dapat hindi mo na iniintindi yon. Kaya ko naman dito. Kung may trabaho ka, huwag mo sayangin ang oras mo sa pagbantay sa akin. Hindi, nakabakasyon naman ako ngayon. Sa paglipas ng mga araw, ay naging mas malapit sila. Tila magkaaway na magkaibigan. Maagang gumising si Kara at pumunta sa kusina para magkape. Nay, anong lulutuin niyo ngayon? Tanong ni Kara habang paupo ito. Ngunit dumiretso ito sa sahig. Aray! Malakas na tawa ang sagot ni Kian, na lalong nagpainit ng ulo niya. Hinila pala nito ang upuan palayo. Buisit ka talaga? Umagang-umaga nang iinis ka na naman! Tumatawa lamang ang binata habang tinutulungan itong tumayo. Nay! Saan ba pinaglihi ito? Sobrang kulit! Natawa lamang ang matanda. Bumisita ulit sila sa taniman ng palay. Mang Gregor, hindi naman lugi ang palayan? Tanong ni Kara nang mapansin ang gastos ng pagpapatrabaho dito. Medyo lugi, ma'am, kasi mababa ang bintahan ng palay. Pero mahal naman ang bigas, lalo kapag may kalamidad o kahit matinding ulan lang at nasisira sila. Kaya medyo lugi kung palayan lang ang aasahan. Sagot naman ni Gregor. Binangga siya bigla ni Kian sa kakunwaring nag-shoot ng invisible bola. Masama itong tinunan ni Kara at gumisi lang ang binata. Nay, napainan mo na ba ng gamot to? Naiinis na baling ni Kara sa katiwala. Ikon, sabi ni Kian. Bida-bida, sagot naman ni Kara. Kinatanghalian ay nagkaroon sila ng salo-salo dahil birthday ni Manang Rosa. Nagpabili si Kara ng litsyon at mga inumin. Nagpahanda si Kara ng mga pagkain nang malaman na birthday ng ginang. Habang nagkakasiyahan ang lahat at sumasayaw si Kian kasama ang mga trabador, ay nandoon si Kara. Naiiyak kakatawa sa mga sinasayaw nila. Kara! Kara! Pinanguluhan ni Kian ang pagtawag kay Kara para sumayaw rin. Ayoko! Mabilis na umiling si Kara ngunit lumapit si Kian. Mabilis itong kumapit sa upuan niya. Isa lang, sige na! Para kay Nanay Rosa! Pamimilit ni Kian. Ayoko, nakakahiya. Tayo-tayo na naman dito. At napilit nga nito na sumayaw si Kara. Napuno ng tawanan ng kubo kung saan sila naghanda at punong-puno ang puso ni Kara. Biglang may tumawag sa cellphone ni Kian. Si Kara ang nakakita. Rose ang nakalagay sa caller ID. May tumatawag, sabi ni Kara, kaya agad lumapit si Kian. Tahimik na nakamasid si Kara at mabilis na umalis si Kian. Pagbalik niya ay may kasama itong babae. Nay! Nandito na si Rose! Nagmano ang dalaga sa lahat ng nandoon at kumaway kay Kara. Ngumiti lamang si Kara sa kanya. Anak! Akala ko hindi ka makakauwi! Maluhaluhang sabi ni Manang Rosa. Pinilit ako ni Kian eh, pero babalik rin ako agad. Medyo hindi natuwa si Kara sa pagiging maasikaso ni Kian sa bagong dating. Kailangan siyang sumundok ng pagkain para sa kanya? Uminom na lamang si Kara ng soft drinks at hindi nagsalita. Kahit sa loob-loob nito, ay naiinis siya. Nag-uusap ang dalawa na parang sila lamang ang nandoon. Ilang oras lamang ay nagpaalam na ito. Nay, hatid ko lang si Rose aglet. Nagpaalam rin si Kian. Sige, mag-ingat kayo. Kailangan ihatid? Tanong nito sa utak niya. Pilit na lamang nang umiti si Kara at nakipag-usap sa iba. Pagbalik ni Kian ay nagsimula na ang matinding inuman. Ayos ka lang? Tumabi ito sa kanya. Oo naman, masaya ako. Sagot ni Kara. Sige, inom lang ako ah. Nagpaalam ito. Hanggang gumabi ay masama pa rin ang loob ni Kara. Pumasok ito sa bahay para mapag-isa saglit. Siguro ganun lang talaga siya. Sobrang maalaga. Bakit pa ako naiinis? Umakyat ito sa kwarto niya at sinubukang matulog. Ngunit hindi maalis sa isip niya ang pagtatawanan ni Nakia at Rose.
Matapos ang ilang buntong hininga, ay bumaba ito para tingnan ang mga nagiinuman kung tapos na ba sila. Wala na pala sila. Ngunit naaninag niyang nandoon pa si Kian, mag-isang umiinom kaya pinuntahan niya. Ikaw na lang naiwan, tama na yan. Kinuha ni Kara ang baso at nilayo iyon ni Kian. Hindi ka patulog. Nagising lang ako. Sagot ni Kara. Nagising ba kita? Umiling si Kara. Hindi naman maingay. Akala ko nga wala ng tao rito. Tara na, tama na yan. Ngunit nakatitig si Kian sa mga mata niya. Huy! Ganda mo talaga, kahit san banda. Biglang sabi nito. Lasing ka na. Nagsimula na ring mailing si Kara sa mga tingin nito. Hindi pa ako lasing. Alam ko pa sinasabi ko. Ngunit papikit-pikit na ito. Pero wala ka ng kasama. Samahan mo ako. Dito ka. Gusto kong kasama kita. Umupo na lamang si Kara sa tapat niya. Bakit parang problemado ka ngayon? Tanong ni Kara at ngumiti si Kian. Malaki problema ko. Sabi niya at uminom ulit. Ano bang problema mo? Saglit itong nakatingin kay Kara. Kapag niligawan ba kita, hindi ka papayag dahil mas bata ako sa'yo. Tila tumigil ang paghinga ni Kara sa narinig. Matagal-tagal ko na rin pinoproblema talaga kasi ayaw mo sa mas bata. Bakit kasi ayaw mo? Kasalanan ko bang nauna kang pinanganak? May age standard ba? Dapat 25 or 30? Hindi nakapagsalita si Kara. Kian, lasing ka lang. Lasing ako? Sige, tutulog ako pag gising ko. Hindi na ako lasing. Sigurado akong gusto pa rin kita. Binaba niya ang baso at humiga sa inuupuan niya. Malalim na napahugot ng hininga si Kara. Uy, gising mo ako. Napakagat sa labi si Kara para pigilan ang tawa niya. Oh, gising na ako. Gusto pa rin kita. Biglang hinawakan ni Kia ng kamay niya at hinila sila papalapit. Bakit kasi ayaw mo sa mas bata? Ipaliwanag mo, hindi naman bawal sa Biblia yon. Sakaligal naman ako. Mahina lamang na natawa si Kara. Tama na, Kian. Hindi. Niyakap siya nito habang nakaupo si Kian at nakatayo si Kara. Pag-usapan natin, bakit ayaw mo sa mas bata? Ano ba standard mo? Pogi, matalino, masipag, maalaga. Ako na naman yun. Sa edad lang ako sumabit. Sa katagilid medyo sayaman. Pero pwede ko naman pagtrabahuan yun. Yung edad, yun ang hindi ko mahabol. Natawa ulit si Kara. Ang kulit mo paglasing. Una na lamang ni Kara. Hindi mo ba ako sineseryoso? Dahil tingin mo, peperahan kita dahil mas bata ko? Iniisip mo ba nalulokohin kita dahil mas bata ko? Biglang sumeryoso ang boses nito. Kian, kasi... Kasi ano? Ilang araw mo lang naman akong kilala. Matulog ka na. Ginulo ni Kara ang buhok nito na parang bata. Sa mga sumunod na araw, ay parang walang nangyaring usapan. Ganun pa rin nito. Maloko at nangaasar. Ngunit mas napapansin na ni Kara ang mga tingin at paghawak. Pag-akbay, pag-alalay, at pati paghawak sa bewang. Kapag may sinasabi ito, mas naging maalaga rin ito. Maglilipat tayo ng seedlings. Sabi ni Kian, mag-gloves ka. At sinuotan siya nito ng gloves. Nilipat nila mga seedlings ng kakao sa mas malaking lalagyan. Madam Kara, nagpasabi pala ang lola mo na pwede ka nang umuwi. Kung kailan po ninyo gusto. Pwede ka na rin daw gumamit ng laptop mo. Agad lumiwanag ang mukha ni Kara. Talaga? That's good to hear. Opo. Pabuka ko ng ticket. Bukas agad. Uwi na ako. Ngunit napansin ni Kara na tahimik si Kian buong pagtatanim. Tahimik lamang itong nag-abot ng tubig sa kanya at nagtanggal ng gloves niya noong matapos sila. Kinagabihan ay nagpakain at nagpainom ulit si Kara sa mga trabahador at pati kapitbahay bago siya umalis. Ngunit hindi gaya nung una, matamlay ang salo-salo. Si Kian po. Tanong niya kay Manang Rosa. Nasa kwarto po, may tinatrabaho daw. Tumango lamang si Kara at nakipagkwentuhan sa mga kapitbahay nila. Hanggang dumating si Kian, malaki ang ngiti nito at agad na tumanggap ng tagay
pero hindi nito ininom. Kaswal ito nakipagtawanan sa mga kalalakihan, pero wala itong ininom. Una na kami, ma'am. Paalam ng iba, hanggang sila na lamang ang natira at madaling araw na. Nakaupo ulit sila sa eksaktong posisyon noong gabing iyon. Hindi ako lasing. Seryosong sabi ni Kian. Hawak ko lang to, pero wala akong iniinom kahit isang shot. At tanong ni Kara. Uuwi ka na? Tanong niya. Napansin ni Kara ang pamumula ng ilong nito. Wala namang nakakabigla. Uuwi naman talaga ako. Tumango si Kian at tila may gusto itong sabihin pero hindi niya magawa. Babalik ka naman, di ba? Tila kinurot ang puso ni Kara sa tanong ng binata. Bibisita naman ako dito. Pwede ba kita mayakap? Napangiti si Kara at tumayo. Mahigpit siyang niyakap ni Kian ng ilang minuto. Masyado ba ako ambisyoso kung gusto kita? Hindi makapagsalita si Kara. Hintayin mo ako dun. Bulong ni Kian. Ha? Saan? Tanong ni Kara. Sa tuktok. Gagawin ko lahat para maabot ang level mo. Kapag ba naabot ko na yun, matatanggap mo na ako kahit mas bata ako sa'yo. At nanubig ang mga mata ni Kara. Kian. Sumagot ka naman. Pagsusumamo ni Kian. Marami namang mga babae na kaedad mo. Bakit ako? Bakit hindi ikaw? Balik na tanong ni Kian. Baka naguguluhan ka lang. You're young. Go and explore new things. Baka malinawan ka. Kahit gusto na rin ni Kara ang binata, ay ayaw niya itong tanggapin. Gusto nitong magawa ng lalaki ang gusto niya sa buhay. Kapag nadawit ang pangalan niya sa kanya, ay paniguradong maraming pangusga ang matatamo nito. Baka na-challenge ka lang sa akin. Ngunit inangat nito ang baba ni Kara at napatingala ito sa kamabilis na nagdampi ang kanilang mga labi. Napapikit si Kara at sa paghihiwalay ng mga labi nila ay nakita niya ang pupungay ng mata ni Kian. Alam kong gusto kita at kaya kong patunayan yun. Bumitaw si Kian sa kanya tumalikod. Matulog ka na at maagang lipad mo. Sabi nito bago maglakad paalis. Ilang hakbang lamang ang ginawa ni Kian at bumagsak ang mga luha ni Kara. Kaya ayaw niyang magmahal dahil humihingi na siya. Pinalaki siyang matapang at matigas. Hindi lang naman karangian at kayamanan ang pinas sa kanya ng ama. Kasama rin dito ang kalaban, kompetisyon, pagiging mainit sa mata ng mga tao. Kung akala nila masaya ang tinitingala nilang tuktok na kinatatayuan niya, nagkakamali sila. Lumakad si Kara papasok sa bahay. Ikuha mo ako ng tiket na mas maaga. Huwag na rin siyang gisingin sa pag-alis ko. Utos ni Kara kay Gregor. Akala ng matanda ay hindi siya nito napansin. Ngunit mali ito. Masusunod, ma'am. Gregor, napahinto ang katiwala at humarap ulit. Nakarating na ba ito sa lola ko? Tanong niya. Ang ano po? Hindi mo ako madadaan sa pagmamaang-maangan. Hindi pa. Huwag mo nang subukang iparating. Malamig na sabi nito. Mabilis na nag-impake si Kara. Pagbaba niya ng bahay ay naghihintay na ang sasakyan. Dumiretso sila sa airport. Tahimik ang buong biyahe hanggang makarating sila sa airport. Kung noong paglabas niya sa bahay ay matapang siya, nanghihina ang tuhod niyang lumabas ng kotse. Aalis na ako, Mang Gregor. Paalam niya. Mag-iingat ka po, ma'am. Sagot ng katiwala. Bago pumasok ay lumingin muna si Kara sa likod niya at ngumiti kay Mang Gregor. Saktong pagdating niya sa pinto. Hindi ka malang mapapaalam sa akin? Kahit magaling magtago ng nararamdaman si Kara, ay bumagsak ang mga luha niya. Hindi nito magawang humarap kaya niyakap siya ni Kian mula sa likod. Hihintayin mo ko, di ba? Nagsusumamang bulong ni Kian at lalong bumuhos ang luha ni Kara. Pinaharap siya ni Kian sa kanya at mabilis na pinunasan ang mga luha ni Kara. Mahal kita, kaya hihintayin mo. Dapat hintayin mo ko. Pagdedemand ni Kian habang tuloy-tuloy ang luha niya. Sumagot ka, please. Mahinang tumango si Kara kahit hindi sigurado. Tinawag na ang pangalan niya kaya mabilis siyang hinalikan ni Kian sa noo bago bitawan.
Muling naglakad si Kara papasok at hindi ito lumingon. Pinanood ni Kian ito hanggang hindi na niya makita. Naghiwalay ang kanilang landas, ngunit papanig kaya sa pagmamahalan nila ang tadhana? Lumipas ang ilang buwan ay tahimik na bumalik sa trabaho si Kara. Anak? Tawag ng ina at wala itong sinagot. Matapos ang ilang oras sa pagtatrabaho ay saglit itong huminga. Sa gilid ng table ay nakita niya isang bottled water na hinanda ng sekretarya niya. Maingat niya itong inabot at tiningnan. Humugot ng malalim na hininga at binuksan sa kauminom. Anak, kailangan natin mag-usap. Umasok ito sa office niya at tumayo sa harap ng table niya. I'm busy. Simula nung bumalik ka, hindi mo na ako pinansin o dinalaw sa bahay. Hanggang ngayon ba ay galit ka? Wala ulit naging sagot ang anak. Kahit nagtatampo ka ngayon, kausapin mo ko dahil may problema tayo. Masamang tumingin si Kara sa ina. Wala akong ginawang gulong ngayon. Agad na sagot niya. Wala nga, pero noong mga nakaraang buwan meron? Sagot ng ina. Hindi pa ba tapos yon? Naiinis sa tanong ni Kara. Inabot ng ina ang cellphone niya. Nakita niya ang viral na picture ng isang lalaki at babaeng magkayakap sa labas ng airport. Nakajakit ang lalaki kaya hindi kita ang mukha nito. Ngunit ang mukha niya ay kitang kita. What is that? Delete that. Talaga? Kaya kong i-delete lahat ng picture sa internet? Alam mo ba ang istorya niyan? Iniwan mo ang lalaking yan dahil mahirap siya at mayaman ka. Kung ano-ano ng kwentong pinapakalat na interpretasyon ng picture na yan. Matatahimik rin mga yan. Sagot ni Kara. Tingin ko hindi. Alam yun ni Kara. Alam niya ang kalakala ng industriya ang kinabibilangan niya. Sasakyan iyon ng mga competitor niya para masira siya. Sino ang lalaking to? Pwede naman ipakilala mo siya sa publiko. Mabilis na umiling si Kara. Madadamay lamang si Kian sa magulo niyang buhay. Wala, hayaan mo lang sila. Ma'am, may gusto pong kumausap sa inyo. Papasukin mo. Mabilis niyang sabi. Umalis ka na, ma. Umuwi ka na. Sa bahay na natin pag-usapan to. Walang nagawa ang ina at umalis na lang bago pumasok ang gustong kumausap sa kanya. Tumigil ang paghinga nito habang nakatingin sa papasok. Ngunit laking dismaya niya na makita ang hindi kilalang lalaki. Greets. Saad ng lalaki kaya tumayo siya. I'm Emmanuel. Kara. Nagpalitan sila ng matamis na ngiti. Please have a seat. Umupo naman ang lalaki. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy, Miss Fujikawa. Tumango si Kara at hinayaan itong magsalita. The rumors about you recently about Nagayo Dump. And? I have a proposition. Sigurado akong matagal ng picture na yon dahil mas bata ka tignan nun. I propose a business marriage to clean your name. Napangiti si Kara sa sinabi nito. Wala lamang itong makeup sa picture at lalong wala siyang plano magpakasal sa hindi niya kilala. Pwede nating sabihin ako yun. And why do you think will I agree? Alam kong pressure ka mag-asawa ngayon because you're turning 30 as well as I am. I know we both dislike marriage kaya alam kong papayag ka sa plano ko. You know what, mister? We can have prenup if that's what you're skeptical about this. Mabilis na putol nito bago siya makasagot. No. Think about this clearly, Kara. This is a win-win situation. If we got married, makukuha ko ang mana ko at malilinis ang pangalan mo. Malaking tulong rin to sa kanya-kanya nating kumpanya. And hell, I don't want to get married as you do. Papel lang ang kailangan nating gampanan bilang mag-asawa. Pinapangako ko. No. Matigas sa sagot ni Kara. Yes! Biglang pumasok ang lola niya. Masama ang tingin nito kay Kara at sinalubong naman ito ni Kara. Iho, maaari bang umatres ka ng kaunti at kakausapin kong apo ko? Lumapit si Hayami sa apo at nanatiling nakaupo si Kara. Yumuko ito at bumulong. Alam ko kung sino ang lalaking nasa picture, Kara. Pumayag ka na sa alok niya. Galit na bulong nito. Akala ko gusto mo siya. Hindi makapaniwalang sabi ni Kara. Hindi para sa'yo. Madiinis sagot ng matanda.
Hindi mo alam ang pinagdaanan ng batang yun. Hindi biro ang sinakripisyo niya para maabot sa kung nasaan siya ngayon. At alam kong nakikita mo rin ang potensyal niya. Hindi mo alam kung gaano kalalim ang pinaghugutan niya sa bawat laban niya. Alam mong magandang naghihintay na hinaharap sa kaniya. Huwag mong sirain ang kinabukasan ng batang yon, Kara. Tila dinurog ang puso niya sa salita ng lola. Alam niyang tama iyon at wala rin siyang planong idawit si Kian sa kaniya. Hindi ko siya idadawit. Hindi ko kailangan magpakasal para matahimik ang lahat. Sagot ni Kara. Tingin mo o upo lamang siya at hayaan kang masira. Paniguradong pupuntahan kanya. Hindi naman ito para patigilin lang ang usap-usapan. Para rin patigilin siya sa pagpupursige sa'yo dahil walang magandang kalalabasan kung ikaw ang pipiliin niya. Siya ang maaagrabyado, Kara, mag-isip ka. Tumayo ng maayos ang matanda. She agreed. Spread the news. Pinal na sabi ng matanda at walang nagawa si Kara. Thank you, Mrs. Fujikawa. Unti-unting umagos ang mga luha ni Kara, pagsara ng pinto, at sila na lamang ng lola niya ang naiwan. Do not falter. That's what it takes to be in top of the chain. Losing big time to gain a thousandfold of that you lose. Agad pinunasan ni Kara ang mukha at pinilit na huwag umiyak. Hindi mo talaga minahal si lola, di ba? Never. Kaya sinisira mo ang mga relasyon ko noon? Kahit anong pigil ko, nagmahal ka pa din. Kung hindi mo hinayaan ang sarili mong mahulog, hindi ka sana nasasaktan ngayon. Lalong naiyak si Kara. Tao lang din naman ako. But loving means submitting. We bow to no one. Muling bumuhos ang mga luha ni Kara. Hindi pala Fujikawa ang pinakamalaking empire sa bansa. It was Yoshitoshi. Nag-iba ka lang ng apelido dahil kinasal ka but it was you who gained a lot, right? Tumingin ng matanda sa kanya. Should I say yes? Umuwi si Kara sa bahay sa unang pagkakataon simula noong bumalik siya mula sa rancho. Anak? Ano itong bagong balita? Bungad ng ina. Gusto ko muna magpahinga, ma. Sagot niya at dumiretso sa kwarto niya. Naglakad papunta sa shower at binuksan ito kahit nakasuot pa ng damit. Tumingala ito sa shower at dinamdam ang malamig na tubig. Ngunit napayuko ito ulit. Sa kabila ng walang tigil na agos ng tubig, ay walang kayang magkubli ng mga luha nito. Anak! Agad pumasok ang ina at pinatay ang shower. Hinawakan ng ina ang mukha nito at pinaharap sa kanya. Anak ko, sobrang nahihirapan ka na ba? Dahan-dahan itong tumango. Agad nanubig ang mga mata ng ina. Nakakapagod na maging matapang mama. Kapwa bumuhos ang mga luha ng mag-ina. Pagod na ako magtapang-tapangan, mama. Humagulgol ng malakas si Kara habang yakap-yakap ito ng ina. Pakiramdam ko wala ako nagawang tama. Pakiramdam ko, nag-iisa lang ako. Pakiramdam ko sa akin nakasandal ang lahat at kapag bumigay ako, ay babagsak ang buong buhay natin, mama. Walang maisagot ang ginang at umiiyak lamang ito. Ma, naisugal ko lahat ng meron ako sa kumpanyang to. Sa pangalang to, sa reputasyong to. Ubus na ako. Tuluyan silang napaupo sa sahig ng bathroom, kapwa basa ang damit. Kalayaan, kabataan, kasiyahan, oras, lakas, ano pa? Ano pang magiging kapalit ng matayog na estadong to? Humagulgul rin ang ina niya na siya ring sumapit ng ganoong kapalaran noon. Lahat gustong sirain ako. Lahat gustong patumbahin ako. Lahat gustong kumapit para maakit kung nasan ako. Eh hindi ko naman gustong mapunta rito. Mama, tama ka. Hindi pala ako masaya dito. Hindi pala ako masaya sa ginagawa ko. Nakasanayan ko lang ang buhay dito at ito lang ang kaya kong gawin. Kaya takot akong umalis at sumubok ng bago. Takot akong lumabas dahil baka mapatunayan ko na mas masaya sa labas. Na mas masaya ang buhay sa labas ng opisina ko. Matagal kong niloko ang sarili kong masaya sa loob ng apat na sulok na hawlang yon. Ngunit iba na ngayon. Hindi ko na maloko ang sarili ko. At pagod na rin ako.
Hindi ko rin ginustong sumunod kasi yapak namin ng mama anak. Pinilit kong magkaanak ng lalaki ngunit hindi ako pinalad. Sinubukan kong mag-ampon ngunit ayaw ni mama. Alam kong hihilingin mo na naman na lumaban ako. Kahit anong sabihin ng ina, alam na nito ang mangyayari. Wala naman tayong magagawa. Mapait na natawa ang dalaga. How ironic. People think that we can do everything we want because we're wealthy. But money couldn't control everything. That's the reality. Kahit tumayo lamang si Kara sa isang sulok at walang ginagawa, patuloy na nangyayari ang bagay na labis niyang pinangingilagan. Sila ang masikaso ng lahat at paglalakad lang sa altar ang trabaho niya. Habang tumutugtog ang magandang kanta, ay mabagal na naglakad sa altar. Bawat hakbang ay mga tawa niya ang naririnig nito. Ang mga sinasabi niya, ang mga pag-aalaga niya, mga ginagawa niya na nagpapatawa sa kanya. Walang luha o kahit emosyon na makikita sa mukha ni Kara. Hindi pa man nakakapagsalita ang pare, ay biglang bumukas ang pinto at lahat ng tao ay lumingon rito. Walang sinabi ang dumating at nanatili ito sa pinto. Nakatingin ito sa bride. Humarap si Kara at nakita niya ang mga matang dati nang umiyak nung umalis siya. Kung hindi ka magiging akin, papanoorin kita makasal sa iba. Malakas na sabi ni Kian at narinig ito ng lahat. Sumunod dito ang malalaking butil ng luha at hindi ito nag-abalang punasan ito. Ang walang emosyon nitong mukha ay nanlambot at nagsimulang bumuhos ang luha. Diretsong nakatingin ang mga mata ng binata sa kanya. Sabi ko naman hintayin mo ako. Hindi ka nakikinig. Nabasag ang boses nito sa ulo at mabilis na tinapon ni Kara ang bulaklak at tumakbo papunta sa kanya. Hindi gumalaw si Kian at hinintay siyang dumating. Pagdating ni Kara sa kanya, ay agad siyang niyakap ni Kian ng mahigpit at hinalikan sa labi. Mahal na mahal kita, Kara. Huwag mong gawin sa akin to. I'm sorry. Mahinang sabi ni Kara. Iyak lang ni Kian ang magpapalambot sa kanya. Hindi inabot ng isang minuto ay hindi nito kinayang magmatigas. Kaya ko namang lumaban sa tabi. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Alam ko naman kung anong buhay ang meron ka. Naiintindihan ko naman ng takot na madamay ako. Kaya ko yan. Basta kasama kita. Kara! Tawag ni Emmanuel sa kanya. Lumapit ang groom sa kanila. Hindi pwede to. Paalisin mo yan. At naglanding ang kamao ni Kian sa mukha niya. Kian! Mabilis na pinigilan ni Kara ang lalaki. Agad lumapit ang mga kasama ni Emmanuel. Ngunit may dumating na babae. You better not do that. Pigil ng babae sa mga aatake dapat kay Kian. Nagtaka si Kara kung sino yon. Bakit kaya niyang patigilin ng gulo ng ganun-ganun lamang? Tanong ni Kara sa sarili. Lumapit ang babae sa kanya. Hello, ikaw ba si Kara? Tumango si Kara. Zil Mortifero. Nagpakilala ito at nakipagkamay. Ngunit saglit na natahimik si Kara. Mortifero? Yeah, kaibigan ko, Kian. Nagpatulong siya sa akin na makapasok dahil mahigpit masyado ang seguridad. Paliwanag ni Zil at sinenyasan ng media na huwag magpicture. Kahit ang pagkuha ng video ay pinahinto niya. The top two of the ranking. Mahinang sabi ni Kara. Top three. Pagdatama ni Zil, ngunit hindi lamang ito ang pagkakakilala ng babaeng nasa harap niya. Tutulong ko sa kasal. Itigil to. Sabi niya at dahan-dahang nag-alisa ng mga tao. Leave everything to me. You can go. Hanggang sa sakyan ay iniisip niya pa rin ang babaeng kasama ni Kian. Siya ba yun? Bakit alam mo yun? Tanong niya. Sinong hindi? Siyang pinakakilalang gangster sa Pilipinas. At kahit ang gobyerno ay pikit mata sa pagkakakilanlan niya. Tumango si Kian at mabilis na nag-drive palayo sa lugar na yon. At dinala siya nito sa isang malaking modern mansion na kulay white at brown. Hindi ka talaga hardenero. Mahinang bigkas ni Kara habang nakatingala sa bahay. Sumasideline ako sa inyo. Sagot nito at pinagbuksan siya ng pinto nang pumasok sila sa bahay. Bakit? Pamilya ko may-ari ng ranchong yun at doon ako lumaki. Naibenta lang nung nagka-problema sa pera.
Lagi akong bumabalik doon hanggang nakita ako ng lola mo. Pinag-aral niya ako kahit ayaw ko. Tinanggap ko na lang kasi doon pa rin ako titira, kahit hindi na kami may-ari. Hindi ka talaga mahirap pala. Hindi na, pero dumaan din sa walang-wala. At kinarga niya ito paakyat sa isang kwarto at binaba. Magbihis ka, naiinis ako makita yung damit mo. Sinarado nito ang pinto at nakita nitong kwarto ni Kia ng kwartong yon. Ang amoy niya at mga damit niya. Kumuha ito ng damit at mabilis na nagbihis. Agad siyang lumabas at nadatnan si Kia na may kausap. Hindi ako natatakot. Hayaan mo sila kung hanggang saan ang kaya nila. Ibang-iba ang kilala niyang Kian. Malamig ang tono nito. Sino yan? Si Zil. Malamig rin ang tono niya kay Kara, kaya napalunok sa takot si Kara. Pabagsak na umupo si Kian sa sofa at tumingin sa kanya. May kasalanan ka sa akin. Akala mo nakakalimutan ko? Muli niyang naalala ang tagpo kanina. Malaking iskandalo ang nangyari at malaki ang kasalanan niya kay Kian. I'm sorry. Sabi nito. Halika. Agad na lumapit si Kara sa kanya at niyakap siya nito. Huwag ka maunang umiyak. Ikaw ang may kasalanan. Tapos ikaw umiiyak. Ending-ending ako yung nanunuyo. Natawa na lamang si Kara kahit malaking problema ang dinulot niya. Natakot ako madamay ka sa gulo ng buhay ko. Bata ka pa. Marami ka pang pwedeng gawin. Binaon ni Kia na mukha niya sa leeg ni Kara. Kahit si Satanas pa yung nanggugulo sa'yo, wala akong pakialam. Huwag kang nagde-desisyon para sa akin. Anong plano mo? Hindi kita ibabalik hanggat hindi ko nakakausap ang lola mo. Matapos ang araw na iyon ay maraming nangyari. Malaking kawalan sa kumpanya ni Kara ang malaking iskandalong nangyari. Ngunit hindi iyon kawalan para sa kanya. Si Kia nang humarap sa lahat ng problemang nagpatong-patong dahil doon at sa tulong na rin ng kaibigan niya na si Zil ay naging maayos ang lahat. Tuluyang nilunok ni Kara ang lahat ng sinabi niya noon dahil hindi na ito nagtatrabaho at nakatutok na lamang sa mga anak. Natutunan niyang hindi kahinaan ang pag-atras sa laban, hindi kahinaan ang magpakumbaba. Halos hindi humihinga si Kara habang pinapanood ang 5 taong anak na si Kaya. Habang mabilis na nagdadrive sa maliit niyang motor sa maputik na daan sa paikot sa malawak nilang rancho. Woo! Sigaw ng ama nito na may hawak na timer na makabalik ito ng mas mabilis pa sa record nito. Saka lamang huminga si Kara at uminom sa hawak nitong tea. Mahal! Nakita mo yun? Sigaw ng asawa. Ang galing ko! Proud na proud ang ama habang hindi makahinga ang ina. Diyos ko, ibalik mo na dito ang kapatid mo, Kier. Tumatawa lamang na humalik sa pisngi nito ang panganay na anak. Masanay ka na, ma. Motocross ang hilig niya kaya wala ka magagawa. Si Kier naman ang sumalang at nang lakad si Kian palapit sa kanila, bit-bit ang bunso. Caleb, mabuti na lang at hindi ka nagmamotocross. Niyakap ni Kara ang pangalawang anak na hindi naman matanggalan ng gadget sa kamay. Marunong na naman ako, kaso boring naman pala. Hindi alam ni Kara na lahat pala ng anak niya ay motocrosser na. Pumalik si Kian sa pisngi nito bago ibaba si Kaya. Ang galing-galing niya na. Pero masama ang tingin ni Kara sa kanya. Bakit? Kinurot niya ito sa tagiliran. Aray ko! Kian, ang bata-bata pa ng anak natin kung ano na mga tinuturo mo. Paano kung madisgrasya yan? Tumawa lamang ito at hinarap ang anak. Mag-iingat naman ang anak ko, hindi ba? Appear nga! Nag-appear ang mag-ama bago umupo sa tabi niya. Hindi naman siya magkukumpit gaya ng kuya niya. Dito lang siya pwede magmotor. Hindi ko naman hahayaan paano yan. Saka kakakapi mo yan. Ang kwentong pag-ibig ni na Kian at Kara ay nagtatapos na rito. Hanggang sa susunod po ng kwento, dito lamang sa Gina Jad Stories. Thank you and good day!